Kayo na po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Tunay na nananahan si Kristo sa Eukaristiya, ang sakramento ng bago at walang hanggang tipan at buhay na tanda ng pagdiligtas niya sa atin. Hindi man natin lubos maunawaan ang dakilang hiwagang ito, patuloy tayong sumasampalataya sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, ang tinapay na ito, ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. At ang kalis na ito, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Tunay na mapapalad tayong mga tumatanggap sa Kanya. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami ay magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkalob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalaing kanawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchisedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawikin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchisedek. Panginooy, may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawasakan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchisedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo ang Panginoong Hesus. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito
ay ang bagong tipan na pinagtibay sa aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin sa kalis na ito, ay ipinaghahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, andog ng kaibig-ibig, kailan may di masasait. Pagkain nila ha, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana nang nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, makagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim-dilim na'y, nilapitan siya ng 12 at sinabi, paalisin na po ninyo ang mga tao. Nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran, sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar na po tayo. Ngunit, sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.
Sumagot sila, "Wala po tayo, kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli 50. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang umaga. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang ina. Isang araw, itong nanay na ito ay nagpunta sa isang grocery. Doon, namili siya ng kaunting pagkain. Bago siya pumasok sa grocery, inilabas niya sa kanyang wallet yung kanyang pambayad. Sinuyod niya yung bawat estante sa grocery at iniisip at pinipiling mabuti ang kukunin at bibilhin sapagkat sapat lang o budgeted lang ang kanyang dalang pera. Nang makarating na siya sa kahera, nagulat siya at nakita niya na napasobra ang kanyang kinuhang pagkain sapagkat mas malaki yung kanyang bill sa kanyang hawak na pera. Kaya naman, isa-isa niyang pinili uli yung kanyang binili at ibinalik. Pinipili niyang mabuti kung ano ang ibabalik. Sa kanyang likuran ay mayroong isang lalaki. Pinapanood siya at tinitignan ang nangyayari. Dumukot ang lalaki at inabot ang pera sa babae. Pagpupumilit nitong sinabi, "Tanggapin po ninyo, huwag na po ninyong bawasan iyan. Tanggapin niyo po ito." Ngunit tumanggi ang nanay at sinabi, "Hindi na po, nakakahiya naman po." Nagpumulit ang lalaki at nagrason. Sabi niya, "Araw-araw, binibilan ko yung nanay ko ng bulaklak sapagkat siya'y nasa ospital at may sakit. Araw-araw, binibilan ko para sumaya siya. Ngunit kanina, nang inilapag ko ang bulaklak sa kanyang tabi, nagalit siya. Sabi ng nanay ko, gamitin ko na lang ang aking pera sa mas kapaki-pakinabang. Kaya ito po, tanggapin niyo po ang bulaklak ng nanay ko." Sabay abot ng lalaki ng pera sa isang ina.
Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno. At ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy sa kung ano ang sinisimbolo at pinapatungkol ng katawan at dugo ni Kristo. Sabihin niyo nga po, katawan, dugo ni Kristo. Sa ating unang pagbasa, dinalhan ng hari ng Salem na si Melchizedek ng tinapay at alak si Abram. At siya ay pinagpala. Dinalhan ng tinapay at alak. Dito, ipinapakita na ang tinapay at ang alak ay simbolo ng pag-aalay. Sabihin nyo nga po, pag-aalay. Samantala, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. Natandaan niyo po ba yung kwento? Hindi po ba? Pinarami ni Jesus yung tinapay at isda. Matapos kasi niyang pagalingin ang lahat ng tao sa kanilang karamdaman, inabot na sila ng pagdidilim. Kaya naman, naisip ni Jesus na pakainin muna yung mga tao bago pauwiin. Kumain muna dapat sila bago pauwiin. Pero iba, mag-isip ang mga alagad ni Jesus. Sa halip na pakainin, gusto na nilang pauwiin ang lahat ng tao. Sapagkat alam nilang hindi sasapat ang kanilang pagkain sa 5,000 tao. Iba talaga mag-isip si Jesus. Si Jesus, naisip niyang pakainin. Ang mga alagad ni Jesus, naisip pauwiin. Kaya nga, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sila ang magbigay ng pagkain. Inutusan ni Jesus na magbigay ang kanyang mga alagad. Ang 5 tinapay at 2 isda, pinarami ni Jesus sa pamamagitan nito ng pagbibigay ng mga alagad ni Jesus. At lahat sila nakakain. Lahat nakakain at mayroon pang lumabis. Ang tinapay sa kwento ni Jesus ay naging simbolo ng pagbibigay. Sabihin nyo nga po, pagbibigay. Pag-aalay at pagbibigay. Ito po ang tinutukoy ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto sa ating ikalawang pagbasa. Ang tinapay na siyang simbolo ng katawan ni Jesus na inihahandog sa lahat bilang pag-alaala sa kanya. At ang alak na siyang simbolo ng dugo ni Jesus na sinasabi sa lahat na tuwing iinumin ay magiging pag-alaala kay Jesus. Ito po ang ibig sabihin ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Yung tinapay at alak, simbolo ng katawan at dugo ni Jesus na nangangahulugang pag-aalay at pagbibigay.
Ito po yung ibig sabihin ng ating pagdiriwang ngayon, na meron tayong Jesus, meron tayong Diyos na nagbigay at nag-alay ng kanyang sarili, na siyang sinisimbolo ng tinapay at alak bilang katawan at dugo. Ang katawan at dugo ni Jesus ay kanyang alay at pagbibigay na nagpapaalala sa atin ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig na handang mag-alay ng sarili. Pag-ibig na nagbibigay ng lahat-lahat. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang araw ng mga ama o Father's Day. Sino po ang mga tatay dito? Taas ang kamay. Happy Father's Day po. Pakibati nyo nga yung mga katabi nyong tatay ng Happy Father's Day. Sa mga kukumpilan na magpapakasal, sana no, maging simulain ito sa inyo. Maging simulain na isang pagninilay na ang inyong pagpasok sa sakramento ng kasal ay hindi lang pagiging asawa, kundi pagiging ama. Simula ng pagiging ama. At ito naman ang hamon sa lahat ng ama. Ang maging provider. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Ang isang ama ay provider. Ibig sabihin, tagapagbigay. Yung mga kukumpilan na mag-aasawa, kung hindi mo pa kayang magbigay, huwag ka munang maging ama. Pero yung mga ama na nandiyan, kailangan mong magbigay. Ha? Sabihin mo naman, no? Magbigay ka naman. Ha? Hindi dahilan yung kulang. Ganyan yung dahilan ng mga alagad ni Jesus eh. Kulang yung pagkain natin. Hindi dahilan yun. Magbigay ka. Minsan kasi ang dahilan ng mga ama, eh kulang eh. Kulang pa nga sa akin ito eh. Hindi po ganun. Ikaw ay ama. Kaya ikaw ay inaasahang magbigay, magtaguyod ng iyong pamilya. Ito po yung hamon din sa ating lahat. Sa ating lahat na sa araw na ito, kung ikaw ay sinasabi mong umiibig, kailangan marunong kang magbigay. Marunong kang mag-alay. Sapagkat ang pag-ibig, hindi lang puro pakabig. Marami sa atin ganyan, no? Umiibig, pero gusto pakabig. Tanggap lang ng tanggap. Gusto pinahahalagahan sila. Gusto may oras sa kanila. Gusto binibigyan sila. Inaalagaan sila. Pero sila, hindi marunong magbigay. Hindi marunong mag-alay. Hindi marunong mag-alaga. Hindi po yun pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig, marunong magbigay. Marunong mag-alay. Kaya nga, ang mga madadamot, hindi kayang umibig ng ibang tao. Dahil sarili lang ang mahalaga. Mga kapatid, isang sukatan ng pag-ibig ay kung ang tao ay handang mag-alay at magbigay. Ito po ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Ito ang kapistahan o dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang kanyang pagbibigay at pag-aalay ng kanyang sarili alang-alang sa pag-ibig sa tao. Amen. Amen.
Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapahayag at pinagtitibay ng Eukaristiya ang pakikiisa natin kay Jesus at sa ating sari-sarili. Batid ang mga sanhi ng ating pagkakawatak-watak, tayo manalangin at ating sambitin. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, pahalagahan ng simbahan ang Eukaristiya at itaguyod ito bilang buklod ng pag-ibig na naglalapit sa atin kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, lumahok sa Eukaristiya ang lahat ng mananampalataya nang may pag-ibig kay Jesus at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, alalahanin nating lahat na ang pagtanggap ng banal na komunyon ay nangangailangan ng kapangakuang magtaguyod sa katarungan, pakikipagtulungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, makatagpo tayo sa banal na sakramento ng inspirasyon at lakas para mamuhay alinsunod sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Nawa, para sa lahat ng malapit ng mamatay, ang Eukaristiya ay maging paunang tikim na ganap na pakikiisa sa Diyos at lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming kaisamot ng aming kapwa. Panginoong Jesus, pagkain ng buhay na walang hanggan, pawiin mo sa amin at sa aming pamayanan ang lahat ng hadlang sa pakikipag-isa sa iyo at sa aming sari-sarili. Gawin mo kaming mga tanda ng tagapaghatid ng pag-ibig na nag-uugnay sa iyo sa Ama at Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob itong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Mahapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
ibibigay buhay, kaligtasan, ganap, dakila, kaloob na sa amin bigay. Tanda sakramento banal na kahangangan, papurihan natin at lahat ng wasa. O sakramento banal na kahangangan, tanggapin ng taong nagino sa katapatang sumpa. O sakramento banal na kahangangan, papurihan natin at lahat ng bansa. O magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawa't dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, mga amang naririto ngayon, may mga dalang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.